Magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga sa aking mga Dabarkads, mga kababayan, mga kapwa ko OFW. Nung nakaraan, tinulungan ko ang aking mga Dabarkads na mag-fill up ng biodata. Pagkatapos nun, marami nag-request sa akin, Kuya, pwede mo ba kaming tulungan mag-fill up ng PhilHealth registration form? So ito ngayon mga Dabarkads, mga kapwa ko OFW, i-share ko sa inyo o tutulungan ko kayong mag-fill up ng PhilHealth registration form. Pero bago natin simulan, may mga paalala lamang ako na ang mga pangalang gagamitin ko rito ay katang-isip ko lamang. Kung mayroong mga taong may SIM na pangalan, ito ay nagkataon lamang. At itong gagawin natin ay sample na pag-fill up lamang. Although itong form ay dinownload sa PhilHealth website, ang mga date, pangalan ay gawa-gawa ko lamang. At kung gusto nyong malaman ang buong detalye kung papaano or may additional information na gusto kayo malaman, pumunta po kayo sa PhilHealth website. Mayroon pong direksyon kung papaano po mag-fill up ng PhilHealth registration form. Nasa bandang likuran po ito ng form. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Binasa ko na po yun. Gusto ko lang isummarize ang, para hindi na kayo mahirapan, ang medyo isummarize kung papaano ang pagpapill up ng form na ito. Unang-una, kailangang isulat natin sa malaking titik or capital letters ang mga sagot dito sa registration form o ang mga kinakailangan nilang impormasyon. Kung isusulat kamay natin, malalaking titik. Kung pipill up natin sa computer, malalaki pong titik or capital letters. At kung isusulat natin dun sa pamamagitan ng ballpen, mas maganda na gamitin nyo ang may tinta or ink na kulay itim. Very informal po, pag gumagamit tayo ng kulay pula o iba mang kulay, mas maganda po dun sa kulay itim ang tinta or ink ng ballpen. Ngayon, kung mayroon po tayong mga, katulad po ng nandito sa screen, kung mayroon po mga information na hindi applicable sa inyo na nagpipilap, lagyan nyo lang po ng NA. Ibig sabihin po nyo, non-applicable sa inyo. O, ito mga Dabarkads, simulan na natin kung paano pagpilap ng PhilHealth registration form. So, unang-una, kailangan medyo basahin nyo ito, pero katulad ng sinabi ko sa inyo, binasa ko na to. So, tutulungan ko kayo yung pag-fill up nitong registration form sa PhilHealth. So, dito po sa purpose, may dalawa pong pagpipilian. For enrollment at for updating. Kung hindi pa po kayo nagiging member ng PhilHealth or wala pa kayong record sa kanila, ang pipiliin nyo po itong for enrollment. Kung mayroon na po kayong PhilHealth number or nag-register na po kayo sa PhilHealth at mayroon pa mga additional na information na gusto nyo idagdag katulad ng kung kayo ba ay kasal na, nung nag-fill up kayo, kayo pa ay dalaga pa o binata pa, pipiliin nyo po yung for updating. Ang ibig sabihin po, i-update ang lahat ng information nyo batay dun sa kasalukuyang estado nyo sa buhay o sa pagiging may asawa o walang asawa at marami pa bang ibang information. Yung pinakalitis na information po sa inyo ay i-update. For enrollment, usually po ang nagpipill up nitong for enrollment, yung mga wala pang record sa PhilHealth. So, sa atin pong ngayon, ang gagamitin natin ay itong for enrollment. Tapos po, dito nakalagay last name. Kung ang last name nyo po, mayroon po nakalagay ito, last name, first name, name extension, middle name. So, isa po natin pipill upan yan. Kung ang last name nyo po ay Santissima. Yan po ang last name. Kung ang first name nyo po ay Juana. Lagay po natin Juana. Name extension po, usually po applicable to sa kalalakihan. Pero kung meron po kayong Juana Santissima III, pwede po nyo ilagay rito. The third. Sa mga kalalakihan naman po, kadalasan ito ay junior or senior. So, middle name,
Kung ang middle nyo ay Santos, yan po ilalagay ninyo. So kung makikita nyo po, first name Juana, last name Santissima, middle name Santos, name extension o yung nilalagay po sa dulo ng pangalan, usually junior, senior, or the third, naglagay po tayo dyan, or halimbawa lang po ito. If married female, please write full maiden name. Ang ibig po sabihin nito, kung kayo po ay babae na nag-a-apply dito sa PhilHealth Registration Form, kung pwede niyo pong ipakilagay ang apelyido nyo nung dalaga, full maiden name, ilalagay po nyo yan. Halimbawa, kung ang apelyido nyo ng dalaga ay Santos, ilagay. First name, same name, Juana, at kung may extension po kayo sa pangalan, ilagay nyo po yan. At ang pangalan po ng magulang ninyong babae nung bago pa po kayo ikasal. So, kung ang pangalan ng inyong magulang na babae ay Gomez, ilagay po natin dyan Gomez. Dito po tayo sa date of birth or araw ng kapanganakan. Meron po silang format na hiningi. Mauna po yung month, sumunod ng day, after nung year. So, let's say month po, pinanganak po kayo ng December, which is 12. Day po, 1 to 30 lang naman po yan. Kung ipinanganak po kayo ng Pasko, ilagay nyo po ay 25. At kung kayo, ano pong year, kung halimbawa po ay 1980. Yan po. Yan, bali, yan po ang araw ng kapanganakan ninyo. Place of birth, kung saan po kayong pinanganak, lugar ng ipinanganak. Meron din po silang format na sinusunod rito, city, municipality, province. Ang ibig sabihin po ng city, yung syudad, municipality, kung saan po kayong municipality na bibilang, kung halimbawa ay municipality ng Tagbilaran o kung ano paman, halimbawa lang po yan. For example po, maglalagay po ako rito ng Olongapo City, Province of Zambales. Sumunod po yung sex o kasarian. Male po pag lalaki, female po pag babae. So, si Luisa ay isang babae, so i-check ko tong female. Civil status. Kung kayo po ay kasal na, kung kayo po ay single pa, kung dalaga pa o binata, wala pang asawa, widow kung kayo po ay balo, at legally separated kung kayo po ay nag-separate legally ng inyong spouse. So, kung si Luisa ay married, lagay po natin married. Nationality. Ito po ay kung kayo po ay Filipino citizen, US citizen, at kung ano pa. Lagay po natin dito Filipino. Tax Identification Number. Ito po nakukuha po sa BIR. Kadalasan meron po tayo nito. Kayo na pong bahalang maglagay ng TIN number nyo. Halimbawa po ay 45N- kung ano po ang TIN number ninyo. Kayo na pong bahala dyan. Dito po tayo sa permanent address. Nakalagay po rito unit room, number, floor, building name, lot block, house building number, street, subdivision, village, barangay, municipality, province, country, zip code. Isa-isayin po natin. So, kadalasan po sa atin, mayroon po tayong house number. So, kung ang house number po natin ay, let's say natin, number 57, lagay po natin. Kung ano po ang street natin, palagay natin Gumamela Street. Lagay po natin Gumamela Street. Kung ano po ang village o subdivision, kung nakatira po tayo sa Villa Carmen Subdivision, lagay po natin. Tapos kung anong barangay, halimbawa po ay barangay Puting Bato, Municipality of
City or Municipality of Olongapo. Tapos, ilagay, then, ilagay po natin kung saan province, halimbawa province ng Zambales. At country, kung ano pong bansa, ay kadalasan naman po nasa Pilipinas tayo, so ilagay natin Philippines. Then, zip code. Kada po probinsya, meron pong zip code at kada municipality, meron pong zip code. So, a certain municipality po mayroong zip code. For purposes po nito, maglalagay lang policy ako ng limbawa ng zip code. Sample lamang po ito. Kadalasan po ito, 4-digit number ang zip code. So, yan po. Tapos, pumunta na po tayo rito sa contact information. Nakalagay po rito, landline number, area code, plus telephone number. So, kung meron po kayong line landline number, kung halimbawa ay 67, tapos po yung number. Halimbawa, baka kayo na pong bahala maglagay ng number dito ng inyong telepono. Kung sa mobile phone naman po, kung ibig po sabihin nito yung cellphone, ilagay nyo rin po ang number ninyo. 0917. Tapos po kung ano yung kaukulang number ninyo ng cellphone. Tapos email address po. Mas maganda po mag-create na kayong email address. Kung wala pa po kayo, magpatulong po kayo sa mga pinsan nyo, kamag-anak, magulang, kapatid. Mas mayroon pong email address kasi po mas mapabilis ang komunikasyon. Sa halip na ipapadala sa telegrama, sa email na lang address po at makakarating po sa inyo in minutes or in seconds lang ang impormasyon. So, kung ang email address ni Juana is Juana at yahoo.com. Halimbawa po lamang yan. Yan po. Sumunod na po tayo ito sa Declaration of Dependence. Ito po ay ang anak ninyo, pwede pong magulang, na pwede nyo pong ilagay rito ang dependence. So, sa legal spouse, ito po ang kabiyak nyo sa buhay o yung asawa ninyo. Kung mayroon na po siyang PhilHealth Identification Number, pwede po kayo maglagay rito. Kung wala pa po siya, magsimula po rito kayo sa last name. Ang last name niya ay Santissima. Kung ang first name ng asawa ni Ate Juana ay Mario, lagay natin Mario. Kung mayroon ba siyang name extension tulad ng junior o senior, kung wala naman, okay. At kung mayroon, ilagay natin junior or senior. So, middle name. Kung ang middle name ni Kuya Mario ay Benape. Oh, ito po ay apelyido ng magulang ninyong babae. Ito pong last name ay apelyido ng magulang ninyong lalaki. So, last name, first name, and middle name. Tapos ilagay po rin natin dito ang date of birth o kapanganakan ni Kuya Mario. Same format po, month, day, and year. So, magsimula po tayo sa month. Kung isa po ay pinanganak ng June, ilagay po natin 06. Then day, kung pinanganak siya ng June 20, ilagay natin 20. Then kung anong year, halimbawa pinanganak siya noong 1981. Yan po, June 20, 1981. Nakalagay po rito yung sex o kasarian. M for male, ibig sabihin lalaki. F for female, ibig sabihin babae. Si Kuya Mario po ay lalaki, so ilagay po natin dyan M, which is male, English po ng lalaki. So, kung mayroon po kayong anak na 21 years old below, wala pang asawa, unmarried, unemployed, ibig sabihin walang trabaho, at kung meron man kayong 21 years old na anak at meron siyang permanent disability, pwede po nating ilagay rito. Ano po bang ibig sabihin ng permanent disability? Kung siya po ay may kapansanan at ang kapansanan niya po na ito
ay panghabang buhay na. Pwede niyo pong siyang gawing dependent. So kung ang pangalan po ng inyong dependent ay si kung wala po siyang pin number, pwede niyo pong laktawan ito. Kung ang last name pa, lagay niya po ang last name niya, Santissima, which is ang kanilang family last name. Then, kung ang pangalan po ng inyong dependent na lalaki o anak na lalaki ay si Rosauro, lagay niya po yan, name extension, kung siya po ay junior, senior, ay ito parang obvious naman siya na hindi sa junior dahil magkaiba sila ng pangalan ng tatay niya. So middle name, ang ito po ay apelyido ng kanyang nanay, which is ang apelyido ni Ate Juana nung siya po ay dalaga pa. So ilagay po natin Santos. Yan po. Dito po sa may nakalagay po rito, mark check if with disability. Kung may kapansanan po siya, check-an po natin ito. Pwede po natin lagyan ng check na ganyan. Kung wala naman po siyang kapansanan at siya po ay 21 years below o pababa, bali pwede po siyang ilagay dyan bilang dependent. Pwede rin po ilagay ang dependent na 21 years above kung siya po ay may permanent disability, katulad po ng siya po ay lumpo, siya po ay may dinaramdam sa katawan na nasa kanya na matagal na at ito'y dadalhin niya pang habang buhay. Kaya po tinatawag na permanent disability. Ngayon, ilalagay po ang kanyang birthday rito. Month, which is kung ipinanganak siya ng October 10, day of 15, araw ng 15, at kung ipinanganak po siya noong 1990 ng year o taon. Ilagay po natin dyan. Tapos ilagay po natin ito, sex, M, katulad po ng sinabi ko, M for male or lalaki, F for female para sa babae. Ilagay po natin dito, M para po kay Rosauro, para po sa lalaki. Kung meron pa po kayong pangalawang anak, natanda nyo po, 21 years old below, pwede nyo pong ilagay rito or kahit na 21 years above kung siya po ay may kapansanan. Malinaw po yun. Tapos dito po sa parents details, ang pangalan po ng inyong magulang. Magulang po na nag-a-apply. Kung ang magulang po ninyo, ulitin ko po, bali magulang po ito na nag-a-apply ng PhilHealth. So kung ang magulang niyo po ay may PIN number na ng PhilHealth, pwede niyo pong ilagay rito. Kung wala po, dito po kayo sa father's last name. Ang father's last name po ay Santos. Kung ang pangalan po ng inyong tatay ay si Adolfo, ilagay niyo po yan. Kung mayroon po siyang name extension o junior o senior, pwede niyo pong idagdag rito. At kung ang father's middle name po ninyo ay Lopez, ilagay niyo po Lopez. Tapos, same thing po rin sa sinasabi sa taas, kung meron po siyang kapansanan, pwede niyo po itong chikan. Kung wala po naman, wala kayong ilalagay. At ilalagay niyo susunod ang kanyang date of birth o araw ng kapanganakan. Kung siya po ay pinanganak noong May 12, 1941. Bali, yan po ilalagay nyo. Sumunod po rito, mother's name. Tandaan nyo po ito, bali ito po ang magulang nung nag-a-apply. So, kung ang pangalan po ng inyong magulang ay, last name niya po ay Santos. Tapos po, first name niya po ay Juanita. Name extension po niya ay, kung mayroon, kung wala naman po, pwede na nating laktawan yan. Mother's full middle name. Kung ano daw po ang apelyido ng inyong nanay nung siya pa ay dalaga. At dito po sa mother's full middle name,
Ito po ang apelyido ng inyong nanay nung siya pa ay dalaga. Kung apelyido niya po ng dalaga ay Trinidad, ilagay po rito Trinidad. Tapos, katulad po ng sinabi ko sa taas, kung siya po ay may kapansanan, chikan po ito. Kung wala, dito na po kayo sa birthday. June 15, 1940, bali yan po. So, tandaan nyo po, mayroon po tayong sinusunod na format rito sa date. Bali, ibig sabihin po na may dalawang M na ito, ay dalawang numero ilalagay nyo kahit na po 6 lamang siya. Lagay nyo po ng 0 sa harapan. Ganon din po sa day at sa year. So, pumunta po tayo rito sa membership category. Dito po sa, nakalagay po rito, formal economy. Private or government. Kung kayo po ba yung nagtatrabaho sa private or government. Kung sa private po, i-chikan nyo yung private. Kung kayo po ay permanent, regular, casual o contractor, chikan nyo po rin yan. Kung kayo po kayo ay permanent, chikan po ang permanent. Kung kayo po ay enterprise owner, chikan nyo po kung kayo po ay enterprise owner. Kung kayo po ay kasambahay, chikan po ay kasambahay. Kung kayo po ay family driver, ilagay nyo po family driver. Tapos dito po sa indigent, ano po ba ibig sabihin ng mga indigent? Yung pong may nangangailangan, yung pong may hirap. Hindi po yamat mahirap, kayo po ay indigent na. Meron pong sinusunod ang ating pamahalaan pagdating po sa kinikita sa loob ng isang taon. Nagbigay po sila ng takdang kita para po kayo ay mga considered na indigent. Ibibigay ko po sa inyo yung link para po makita nyo kung magkano ang mga sinusweldo ng mga nasa kategory ng indigent. So, pero karamihan po sa atin, hindi po membro na ito, maliban lang po sa talagang hirap na po sila. Wala na po silang halos kinikita sa loob ng isang taon. Dumako na po tayo dito sa informal economy. Ito po nakalagay po rito, kung kayo po ay migrant worker, pwede nyo pong chikan ang migrant worker. At kung ito po ay land-based, ano po ang ibig sabihin ng land-based? Kung ang trabaho nyo ay nasa lupa, katulad nung kayo ba ay construction worker sa Saudi Arabia, na andun kayo sa disyerto, yun po ay land-based. Kung sea-based, ito po ang ating mga marino o mga seaman. So, kung land-based po, i-check nyo po ay land-based. Kung sea-based o mga seaman, i-check nyo po ay sea-based. Informal sector, ito po ay market vendor, street hawker, pedicab driver, tricycle driver. Kung kayo po ay member nitong informal sector, pwede nyo pong chikan ito. Nasa sa inyo na po, alam nyo naman po ang sarili nyo, kilala nyo po ang sarili nyo. So, for the purpose lang po, halimbawa, kung kayo po ay market vendor, ilagay nyo po rito, market vendor. Bali, isa lang po ang chichikan nyo rito. Kung kayo po ay migrant worker and land-based, okay na po yun. Kung kayo po ay no income, ilagay nyo ni no income. Kung kayo po ay self-earning individual, katulad ng doktor, abogado, engineer, yun po ang chichikan ninyo. Tapos rito, ilalagay nyo kung kayo po ay Pilipino with dual citizen, ang ibig pong sabihin nito, kayo po ay naging citizen sa ibang bansa. At dahil po sa batas ng Pilipinas, pwede po kayo maging citizen ulit ng ating bansa sa pag-a-apply kung mamimit yung kriteriya at magkakaroon po kayo ng dual citizen. Naturalized Filipino citizen kung kayo po i-naturalize. Kung citizen of other countries, working, residing, studying in the Philippines. Kung kayo po ay citizen ng ibang country na nagtaaral lamang o nagtatrabaho sa bansang Pilipinas, iyan po ang chichikan ninyo. Pero kadalasan po sa atin, nandito po sa bandang taas, it's either private or government. Kung tayo po ay may negosyo, kasambahay, family driver, kung tayo po ay mga OFW or migrant worker, yan po ang nauukol sa karamihan sa mga mamamayan ng Pilipinas. So, chikan nyo na lang po kung ano ang
angkop para sa inyo. Pumunta po tayo ito sa 3.4, sponsored. Ang ibig po sabihin nito na ang nagbabayad ng inyong kontribusyon ay ang government. Kung ito po ay local government, ang ibig po sabihin nito ay doon po sa, halimbawa, sa mayor's office, governor or governor's office, kung sila po nagbabayad ng inyong kontribusyon. Yan po ang ibig sabihin niyan. Dito po sa, papaliwanag ko na rin po itong lifetime member. Kung kayo po ay retiree or pensioner, ibig sabihin po, nag-retired na kayo, or kung si kayo po ay 60 years old pataas na, hindi na po kayong tatrabaho, i-check nyo po ito. Kung kayo po ay mayroong contribution na 4 months after retirement age, ito po ay check-checkan ninyo. Kadalasan po itong mga information na ito, yung sa contribution, ay para po dun sa nag-update. So, date effectivity of retirement, kung kailan po kayo nag-retire, ilalagay nyo po rito sa format na ibinigay nila. So, hindi ko na po ipipill up ito dahil kadalasan naman po sa nag-a-apply sa PhilHealth ay ina-assume ko na mga bata pa or 60 years old below. Ngayon, kung meron, gusto nyo pong tulungan ko kayo sa parte na ito, mag-message lang po kayo o mag-comment dito sa video ko at masaya ko po kayong tutulungan kung paano po i-complete itong 3.5 lifetime member. So, baba na po tayo. Ito po ay declaration. So, nakalagay po rito, under the penalty of law, I attest that the information I provided in this form are true and accurate to the best of my knowledge. Ang ibig pong sabihin nito, para lang pong dinideklare nyo na ang mga bagay na isinulat ninyo rito ay totoo at eksakto sa abot ng inyong kakayanan. Tapos po, nakalagay po rito, kung makikita nyo, please affix right thumb mark if unable to write. Ang ibig pong sabihin niyan, kung hindi niyo po kakayaning magsulat o pumirma, pwede po kayo maglagay ng thumb mark. Pwede po kayo maglagay ng ganyan. Kanang kamay po, right thumb mark, ang ilalagay ninyo. Kung kayo naman po ay may kakayanang magsulat, nakalagay po rito, signature over printed name. So, kung ang pangalan ni Ate Juana ay Juana Santissima, na kung saan ay siya nag-a-apply ng PhilHealth registration, ilalagay niya po dyan ang Juana, tapos pipirma po siya ron sa taas. Kung ganyan po ang pirma niya, yan po, bali ang magiging halimbawa po lamang sa pagpirma niya. Bali, yan po, tapos na po ang pag-fill up natin ng PhilHealth registration form. Ito pong nasa kanan, nakalagay po rito, please do not write on this portion for filling out by PhilHealth officer. So, nakalagay po rito, para po sa PhilHealth officer po ito, hindi po para sa inyo na PhilHealth natapusin o lagyan po ng impormasyon. So, bali yan po, ipapakita ko po sa inyo kung nasaan ang mga direksyon bago nyo pilapan, although binasa ko na po kanina, pero mas maganda rin pong basahin ninyo para malaman nyo po kung paano magkumpleto ng form. Ito po ang instructions. Nakalagay po dyan kung ano yung mga chechikan, kung capital letter po ang pagsusulat, kung ano po ang format ng paglalagay ng pangalan. Nakalagay po rito lahat. Direction po ito. So more or less yung binigay ko po sa inyo, yun na po ang basic. Yun po more or less ang ilalagay ninyo. Although mas maganda rin po na basahin nyo ang direction kung kayo po ay nag-fill up ng form. Yan po mga Dabarkads, nakompleto na po ang ating PhilHealth member registration form. Kung meron po tayong mga comment, suggestion, o meron po po kayong gustong ipatulong sa akin o humingi ng suggestion sa pag-fill up ng form, paki-comment nyo lang po o paki-message nyo po ako. Handa po akong tumulong, lalo na po sa mga kababayan ko at sa mga kapwa ko OFW. Ako po ay naging OFW na mahabang taon, nasa mahigit 30 taon na po. At ang puso ko po at pagtulong ko ay nasa aking mga kababayan at sa mga kapwa ko OFW. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang video, paki-like nyo po. At paki-subscribe na lang po ang aking channel.
nang ma-inspire po ako nalalong gumawa ng marami pang video para sa aking mga kababayan at mga kapwa ko OFW. Maraming salamat po.